kalagang kwentang ama. Kung ayaw mo sa kanya, all lang ang tatay niya. Eh di sa'yo na. Para matigil na si Annalyn sa paggugulo sa buhay namin. Sana nga si Doc Benitez na lang yung tatay ko. Para wala na akong problema. Para wala akong kapatid na nang-aaway sa akin kahit wala naman akong ginagawa. At para hindi mo na ako sinasaktan. Kahit talikuran ka pa ng tatay mo, nandito kami lahat para sa'yo. Kasi, we got you. Simula naman po dati pa lang, di ba? Ikaw na po yung nanay at tatay ko. Doc Linton, kailangan mo mabigay ko sa'yo ngayon. Pwede na ito, isa lang. Doc Linton, Miss Valine, anong ginagawa niya dito? Ba't dito kinag-uusap? Doc Annalyn, may kinunsulta po kay Doc Linton. Yeah. Sige, mauna na ako. Alam niyo ho ba, tinawagan ho ako nung show na Pangarap Life. Gusto daw ho nilang interviewin yung kambal dahil dun sa matagumpay na operasyon. Pwede ho ba kayong sumama, Doc? No. Doc, kumain na ho ba kayo? May pagkain na ako dito. Ay, juice ho, Doc. I'm good. I said I'm okay. Doc, sumusobra ho ata siya sa trabaho, no? Nung wala ho kayo dito, ganun din ho siya. Paiba-iba ho siya ng mood. May napansin po ba kayong kakaiba kay Doc Lindon? Ano ang ibig niyo sabihin, Doc? Extra moody siya kagabi. Kasama ba yan? Ilang days na po bang naka-duty si Doc Lindon? Ay, Doc, di namin alam eh. Mm. Bakit, Doc? Mukha bang puyat? O pagod? O toxic? Lagi naman. Hindi kasi kanina, nasinghalan niya po yung relative ng isang pasyente. Ewan ko po ba ba't ganun siya. Tapos parang restless po siya eh. Ano lang siguro, nasobrahan sa kape, Doc. Grabe magkape yun eh. At saka siguro, madami iniisip. Kasi di ba, dumami yung mga neuro patients nung dumating yung 3D replica. O baka hindi na nakakatulog yun, baka hindi na nakakapagpahinga, kaya ganun. Kawawa nga eh, di ba? O baka kulang sa lambing. Lambing. Wala naman po kayo. Sige na, mag-rounds na po ako. Thank you, ha. Sige. Sino kayang lalambing doon, no? Kay Doc Lindon? Ba dyan? Ay, nako. Doc Lindon. Nurse, si Doktora Annalyn. Nag-rounds lang po siya. Matagal pa po kaya yan? Hindi ko lang po sure, pero if ever magkita po kami, gusto niyo sabihin ko na lang po sa kanya. Sige po. Sige po, sir. Thank you. Balik na lang po mamaya. Ingat po. Thank you, nurse. Uy! I'm okay! Ano pa? Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo eh. Dok, sorry po, hindi ko po sinasadya. Miko, bakit ka ba nandito? Wala dito yung mga clinics. Hinahanap ko lang po si Doc Annalyn. Bakit? Maliligaw ka ba? Hindi po. This is not a coffee shop or a bar kung saan kayo mga dyan sinagiligawan. This is a hospital, okay? Lahat ng tao dito nagtatrabaho. Hindi naglalandian, hindi nagliligawan. Sorry po, Dok. Where is it? Where is it? Ano po yun, Doc? Just... Asan na yun? Doc, tulungan na po kita maghanap. Just don't move! Kaya ko! Okay? Where is it? Doc, tulungan na kita. I said, don't move! Diyan ka lang! Okay? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Where is it? Doc! On. Leave! Miko, please, leave. Leave me alone. Come on. Leave. Where is it? Doc Annalyn. Oh, Miko. Ba't nandito ka? Papa-check up ka ba? Check up ng puso, Doc.
Ay nako, Miko ha. Marami pa akong kailangan gawin. Saka baka pagalitan ako ni Doc Lindon. Nako, pinagalitan niya nga ako kanina eh. Hmm? Talaga? Bakit naman? Kasi nagkabanggaan kami. Siya nga yung may kasalanan kasi parang wala siya sa wisyo. Pero akong pinagalitan. Grabe no, ang sungit pala niya. Hindi naman. Eh ba't okay siya magalit? Okay lang ba siya? At saan mo ba last nakita si Doc Lindon? Lindon? Doc Lindon? Doc? Umalis na nga yata. I'm fine. Dr. Santos, you have to set some boundaries, okay? This is too much already. Pati dito sinasamahan mo ako. Sinusundan mo ako. Lagi mo ba ako dapat samahan? Sorry po, Doc. Just... sa labas na tayo mag-usap. Please. I'm okay. You know what, Dr. Santos, nag-overthink ka lang. Wala akong problema. Sigurado ka po ba? Kasi kanina nasinghalan mo po pati yung nanay ng kambal. Pati po si Miko, pinagalitan mo daw po siya. You know, alam mo naman yung nature natin dito sa trabaho natin. I'm just, tired. Pagod lang ako. But don't worry, magsasorry ako sa kanila. I'll do that now, sir, okay? Oh, wait. Dr. Santos, may... Is there something wrong with my face? May dumi ba yung mukha ko? Hindi, wala po. Sige, Doc, alis na po ako. Okay. Nay, may good news ako sa aking kambal. Dahil sa recent development ng recovery nila, simula bukas, ililipat na sila sa regular room. Talaga ho, Doc.
Maraming salamat, ho. First time ni na Angeli at ni Angela na magkakasama sa iisang kwarto, ho, do. Reunion nila, to. Nay, magsasagawa po ng post-operative CBC and iba pong mga lab tests. Tapos magpapabrain CT scan din po sila para ma-check po yung status ng brain after surgery. Tapos pwede na rin po sila mag-start ng physical therapy bago po sila ma-discharge. Pero within a week po kasi, mag-discharge na rin po sila eh. Salamat, Doc. At Nay, may isa pang good news. Nag-cover din po yung paglipat nila sa regular room. At i-interviewin sila ng press. At siyempre po, kasama rin po sa interview dahil kayo yung nanay. Talaga ho. Sasabihan ko agad sila, matutuwa yun. Pero, Doc, pati ako, nakakakaba naman, Doc. Naku, Nay, huwag po kayong kabahan. Ibibriefing naman po kayo sa mga itatanong po nila. And also, Doc Abiel, ikaw yung assigned na resource person para mag-explain sa mga press tungkol sa recovery, sa operation ni Angela at Angeli. Sure, Doc. No problem. I can also show them the org kung saan ginawa yung procedure ni Angeli and Angela. And also the 3D replica na unang ginamit dito sa East Ridge. Pwede rin tayo magsagawa ng separate feature dun sa procedure mismo and sa mga machine na ginamit since this is the first in the Philippines. Oh, that's great, Doc. Promotion na rin ng East Ridge. Opo. Doc Lindon? Yes, po. Okay lang ho kayo? Nahimasmasan na ho kayo? Kasi kanina parang ibang tao kayo eh. Ang sumit niyo. Pero mabuti na lang ho. Good mood na kayo ngayon. Nga po, no? Parang may on and off switch po yung mood po ni Dr. Javier eh. Nanay Priscilla, pasensya na po dun sa mga nasabi ko sa inyo kanina. Hindi na po maulit. Okay lang po yun, Doc. Dr. Santos, samahan mo na si nanay sa pato nila. Sige po. Maraming salamat po, Doc. Sige tayo bukas. Samahan ko na kayo. Dr. Santos, salamat. Dok Lindon. Dok. Pwede ba tayo mag-usap? Kumuha muna. Yes, Dok. Dok Abiel, okay ka lang ba? Kasi napapansin ko, napapadalas yung mood swings mo. Sinusugitan mo raw yung mga kasama mo at mga pasyente mo. Tapos, bigla na lang bumabait. I'm sorry about that, Doc. Pagod lang po ako. Doc Javier, huwag mo mamasamayin. Kaya napansin ko, ganyan din yung observation sa'yo right after Emily's. Doc. Siguro nga hindi lang ako aware sa na-connectado yung mga actions ko doon. Dok Lindon, siguro mas maganda after ng press conference tomorrow, mag-leave ka muna. I think you need to take a break. Kahit 1 week lang. Pero mas kailangan ako dito sa hospital. I'm okay. Are you sure? Kasi baka hindi madali para sa ito. Alam mo, Dok Lindon, pwede ka naman mag-leave para maproseso mo yung lahat ng pinagdadaanan mo. Malapit na kasi yung anniversary niya, kaya siguro nagkakaganyan ka lately. Thank you, Doc. But I'm okay. I've been better. Mas gusto ko kasi na busy ako. I'll be fine. Dr. Santos. Narinig ko po kasi yung usapan niyo po kanina ni Dr. Benitez. Tatanong ko lang po sana kung
Ano po yung anniversary na sinasabi ninyo? Nakinig ka sa usapan namin ni Dr. Benitez? At Doc, hindi ko naman po sinasadya kasi papasok po sana ako eh, tapos bigla po kung may nakinig. It is none of your business, Dr. Santos. Hindi lahat ng bagay kailangan mo malaman tungkol sa akin. Doc, hindi ko nga po sinasadya. And big deal po ba yun? For me, yes! It is a big deal! Sorry po, Doc, pero hindi ko nga po sinasadya. Dr. Santos, let me remind you, okay? Hindi tayo close. Mabait ako sa'yo dahil magaling ka ang doktor. Pero hindi tayo close. We're not even friends. Now, out. Out! Sorry. Madok, na-miss kita. Sabi ko sa'yo eh, dapat sinama mo na lang ako. Okay ka lang, Dok? Parang ang lalim ng iniisip mo ngayon. Hulaan ko. Siguro binibilang man ako ilang beses ako kumatok sa puso mo. Ngayon, ready ka ng buksan yan para makapasok ako. Ay nako, Miko. Tumigil ka nga po, kabiro. Eh, ano ba kasing iniisip mo, Dok? Si Doc Lindon kasi, tinatanong ko lang naman siya tungkol dun sa anniversary, tapos bigla ba naman nagalit sa akin? Parang may tinatago. Well, merong mga cute secrets, such as kung takot ka sa daga, sa ipis, spiders. Meron ding nakakayang sekreto, such as mabahong hininga mo, mabahong paa mo, basa kilikili mo. May ganun ba? But there's also the dark, shady secrets na nakakapagbago ng personality ng isang tao at dinadala pa nila yun sa dibdib nila. Hit and run. May ninakaw siyang sanggol. O baka kaya nakapatay pa siya. So, anong in-insinuate mo na merong shady dark secret si Doc Lindon, ganun? Well, I don't know. Ikaw naman na nagsabi na kakaibang personality niya, di ba? Doc? Lina. Okay lang po ba kayo? Yeah. I'm okay. Bakit? Ah, kasi sinoplan nyo kanina si Doc Annalyn. So, napahiya yung bagets. Siya kasi. Kung ano-ano yung mga tinatanong niya, alam naman niyang mali siya. Ang kulit din kasi. Eh, Doc. Nandun na tayo, pero sumobra naman yata. Inaway na nga siya ni Zoe dun sa alumni event, tapos pagdating dito, nasungitan mo pa. What? Inaway siya ni Zoe? Bakit? Ano nangyari? Doc Rubimeo, nagkausap na kami ni Doc Javier. Kahit ayaw niya, bigyan niyo pa rin siya ng leave. I think he needs that. Sige, Doc. Aayusin ko. Thank you, Doc. Ma'am Lynette, Ma'am Giselle, excuse me. I have to make rounds. Okay. Doc Carlos, may problema ba si Dr. Javier? Bakit kailangan niya mag-leave? Wala naman, Lynette. Actually, Doc Javier. He is one of our assets here in East Ridge. And, alam mo naman sa hospital, minsan kailangan talagang magpahinga. Well, it's good that you actually impose a work-life balance in this hospital. After all, you know, kailangan din talaga magpahinga ng mga doktor to regain energy.
Nakaka-drain din kasi yung mga trabaho ninyo eh. You know, caring for people and healing people is not an easy job. Oh, pero actually, hindi naman uso sa mga doktor ang magpahinga. Lalo na pag-insidente ka. Pero marami kasing pinagdaanan sa buhay si Dr. Bian. Pinagdaanan? O pinagdadaanan? Kaya gusto mo siya bigyan ng leave? Ano bang pinagdadaanan niya? I'm curious. Lineth Giselle, wala ako sa tamang posisyon para magsalita sa mga personal na bagay ni Dr. Bian. Doc Lindon, may naghahanap po sa inyo. Okay, papasukin mo, please. Hey, Zoe. Please take a seat. Of all places na pwede mag-meet, dito mo pa talaga ako pinapunta sa East Ridge. Siyempre, taga-East Ridge ako eh. Ayoko mapagod. Mas pabor sa akin to. So ano, diretsahin mo nga ako. What do you want from me? Bakit kailangan pa natin mag-meet? Hindi ba pwedeng over the phone na lang to? Well, this is better. Para makita ko yung mukha mo if you're lying or not. Oh. So, kasama pala sa trabaho ng neurosurgeon ang face reading. I'm sorry, I'm not informed. No. Alam ko lang talaga na sinungaling ka. Zoe, sumunod ka ba talaga sa usapan natin? Talaga bang mabait ka na kay Annalyn? Oh, so this is about Annalyn. Of course, yes. You don't have to ask me that. Okay. So, ano tong nabalitaan ko dun sa alumni na sinaktan mo raw si Annalyn during the volleyball game? It was an accident. Sinungaling ka lang talaga. Sa tingin mo, maniniwala ako na asidente mong sinaktan si Annalyn? Ah, bakit? Ako rin naman nasaktan ah. Do you know that? Yun! Yung sinaktan ka ni Annalyn, maniniwala ako na aksidente yun. Look, whatever happened during the game, kung may nasaktan man, that's purely part of it. That's unintentional. Oh my gosh, pinapunta mo ako dito para dun lang? I'm just reminding you, Zoe. You have to be nice around Annalyn or else sasabihin ko lahat ng sekreto mo. Annalyn? Tita. Zoe? And what is a person from Apex doing in East Ridge? Ma'am Giselle, we're just talking about family secrets. Family secrets? Your family or ours? Mas makulay yung buhay ng mga tanyag, Ma'am Giselle. Nagmamadali ako. Excuse me. Excuse me! I'm sorry po, ma'am. Wait, excuse me. Miss Giselle Tanyag? Pamangkin niyo po si Dr. Zoe Tanyag, right? Yes. And why do you ask me about Zoe? Do you know her? Are you close? Are we close? Ano, lately kasi fascinated lang po ako sa mga Tanyag. Something about your family tree. Secrets and all that and drama. Oo nga. Matagal mo nang sinasabi sa akin yun, di ba? So what about our family? Are you so curious about Dr. Javier? Meron pa bang sikreto mga tanyag na hindi ko alam? Meron ba akong kailangan malaman, Zoe?
sigurado akong may sikreto ka ding nakatago dyan sa phone, Doc Javier. Oh, bakit hawak mo yung cellphone ko? There's something about that young doctor. Para bang there's something dark hovering about him. Nakita ko sila ni Zoe na magkasama. At ang sabi niya, kasama niya daw si Zoe nung nagre-residency siya at intern naman daw si Zoe. Eh, paano nangyari yun? Eh, dito sa East Ridge nag-residency si Doc Lindon. Okay ba sa'yo dito? Kahit saan pwede. Ma'am, sir! Ma'am, sir! Doc! So, we have to do this. Doc!